Well, praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng Diyos. It's another day again. Ano po? Para po sa programa at palatuntunang Vessels of Fire. Nga po pala muli ang inyong mga kasama sa ating pong Bible study broadcast on the air. Brother Dexter Durante po ang nagagalak, nalulugod, nagpapasalamat sa Diyos for this wonderful opportunity na magipong gamit sa inyo pong buhay spiritually. Dahil ako po magpapasalamat sa Panginoon na nagagamit po ako sa pamamagitan ng palatuntunan ito to be a blessing to you at makatulong po sa inyong spiritual life and spiritual growth. Kaya purihin po ang Panginoon at sa gabi pong ito, sa oras at sandaling ito, tayo po ay muling mababalik sa ating pong lesson, The Integrity of the Word. And if you have been following this broadcast, this is a series of teaching. Ito po ay magkakasunod-sunod na mga pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong subject na ating pong tinatalakay is the integrity of the Word. But before we go to our subject matter ngayon pong mga oras at sandaling ito, I would like to invite everyone na nanonood po sa program at palatuntunan ito on your TV sets na tayo po ay magsama-sama muna, na tayo po ay manalangin, because I believe that this ministry will be of help to you. Sabi nga po ay, this is designed for you to hold your Bible study at home. Kung kayo po may mga kaibigan, iset niyo po ang inyong mga kaibigan na every time that it will go on air, nandiyan kayo sa inyong tahanan at you are using this ministry as a tool kung wala pong tagapagturo. Ano po? At sa inyo rin family time, instead po of telenovela ang inyong pinagsasalu-saluan, why not change that kind of thing? Bakit po hindi natin baguhin ang sistema? At magsama-sama po tayo in front of our TV screens na nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos as a family. And salamat po sa Diyos kung kayo po'y nagsisimula ng sumunod sa programang ito. Thank you from the bottom of my heart and from this ministry, Vessels of Fire. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo that you allowed us to be a part of your home. Ngayon pong oras at sandaling ito, let's start praying. Tayo po'y manalangin as we go back to our lesson today. Tayo po'y manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon muli na binigyan mo kami ng pagkakataon na muli po kaming makapag-aral, makarinig ng iyong mga salita. Lord, sa mga oras at sandali pong ito, we offer you our lives and we offer to you this program today. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan po ng palatuntunan ito, kami po ay umunlad, kami po ay lumago, we grow in the faith, Panginoon, and our faith would be strengthened. Because just like what you've said in your word, then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Use this, O God, gamitin mo po, Panginoon, ang oras at sandaling ito para po tayo ay mapagpala, para po kami ay mapagpala mo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. Okay, so balikan po natin yung ating lesson. Simulan na po natin ang ating pag-aaral. And before I proceed to our continuation today, atin po munang balikan yung atin pong mga naiwang pag-aaral ng mga nakaraang oras at mga panahon na tayo po ay nagsimula sa subject na integrity of the word. Again, if you are just new sa pagsunod po sa palatuntunan ito, like what I've said before, ayusin po muna natin yung setting para maintindihan natin yung subject. Sabi ko po sa inyo sa naunang previous nating broadcast, as we approach this subject, integrity of the word, ilagay natin ang ating mindset, ang ating isipan as if that the Bible is like in a courtroom, nasa isang husgado, na kanya pong ipinuprove ang kanya sarili that he is the one that we should put our faith and trust on or into. Amen? At kanya pong ipipresenta sa atin ang mga ebidensya, mga tinatawag na mga dahilan, reasons, why you and I should put our faith, our trust, our souls, our spirit, and our entire being through this book. Dahil napakarami pong aklat na naririyan, pero ano po ba ang kaibahan ng Biblia? Kaya yan po ang mindset para po maunawaan natin as we go along sa pag-aaral po natin ng subject na integrity of the word. Last time, ang una po nating ginamit ay ang Isaiah chapter 40 verse 8. Sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 8, He presented Himself na sabi niya that the Word of God is forever. In fact, if you go back to our study, sabi po doon sa nagdaang ating lesson,
nagkaroon po ng analogy doon and comparing the word from the flower, from the grass, meaning the grass and the flowers are representing the world or the planet or the natural things. And the natural compared to the Word of God, everything in the natural has an end, but the Word of God is forever. That's the first claim of the Bible. And after that, that we have learned and studied that the Word of God is forever. Number two, we go to Isaiah 45 verse 23. And we found out in the book of Isaiah chapter 45 verse 23 that the Word of God, and sabi po this sa verse 23, the Word of God is righteousness. So anyone who started to dwell in the Word of God, they themselves will learn and will have righteousness. So the fruit of the Word is righteousness. Second thing that we found and learned in Isaiah 45 verse 23, that the Word of God that has been spoken will never come back, will never go back to the Lord, not accomplishing anything. Meaning, the Word of God is powerful. If He said it, it will happen. Kaya ngayon pong oras at sandaling ito sa ating pagpapatuloy, we'll proceed now to the book of Isaiah, chapter 46, and this time we'll be reading from verse 9 to 11. Samahan niyo po ako ngayong oras at sandaling ito sa Isaiah 46, verse 9 to 11, and again, I will be reading from the King James Version of the Bible, but do not be disturbed. Kung ano man po ang Biblia ang gamit ninyo, you might be using other translation, there would be no problem. Isaiah chapter 46 verse 9 to 11, sabi po sa aklat ni Isaiah, kapitulo 46, talatang 9 hanggang 11, sabi po yung ganito, "Remember the former things of old, for I am God." Sabi po ng Diyos sa verse 46 verse 9, alalahanin mo ang mga nagdaan sa lumang panahon. So, God is encouraging the readers, the hearers, that we should be always reminded of what had happened before. My God, every time I look to the Word of God, I'm always encouraged because, like for example, when you go to the Old Testament, like specifically sa panahon po ni Moses, when the group of Israelite or the people of Israel was facing a hard times dahil there is a Pharaoh in Egypt na ayaw po silang paalisin, sila po inaapi, sila po pinahihirapan, and they cried unto the Lord, and the Lord sent a deliverer in the person of Moses, and supernaturally, praise God, nakalaya po ang Israel sa malupit makapangyarihang kamay ng paraon. So every time I go back and think all of these things, I am reminded that with God, nothing is impossible. Kahit po napakabigat ng ating pinagdaraanan at mapang-api, makapangyarihan ng mga taong nasa ating unahan na pumipigil, gumigipit sa atin, wala pong imposible sa Diyos. If you and I would just learn to call and cry unto God, wala pong imposible sa Panginoon. Hallelujah. Another thing is, nung ang Israel po, still in the time of Moses, nung sila po yung nakaalis na sa kamay ni Pharaoh, now they are facing the Red Sea, then at their back, there's soldiers or of Pharaoh in chariots running after them. At ito pong mga sundalong ito ay decided na to kill and to destroy all these Israelites. So, nasa danger po sila. But when they call again to God, God divided the Red Sea. That was so impossible. But with God, nothing is impossible. Kaya sabi sa Isaiah 46, "Remember the former things of old, for I am God." Meaning, God is God, and He have done it before, and He will do it again. Sabi nga ni Catherine Coleman, if I am correct in quoting this person who once lived in our generation and God used, God can do it again. I remember, I think I've read her book, God Can Do It Again. And sabi niya, if Jesus healed people 2,000 years ago, He can still do it again. Why? Because He is God. Praise the Lord. Remember the former things of old, verse 9, 46 of the book of Isaiah, for I am
God and there is none else. Ano sabi po ng Diyos again, inulit po, that there is no other God but Him. No other God but Him. And there is none like me. Wala daw pong katulad ng Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. And there is no other God like Him. Verse 10, ano raw po ang kaibahan ng Diyos? What makes God different? There's a lot of things that makes Him different. But this is one thing in the book of Isaiah chapter 46 verse 10 that He declares. Ang sabi, He declaring the end from the beginning, from ancient times, the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Oh, hallelujah. Sabi po dito, that God, sabi po sa verse 10, meaning, God Himself knows the beginning and the end. At maging ang mga hindi pa nangyayari, He knows. Ano po ang pwede natin pakinabangan dito sa bagay na ito? He knows the beginning, He knows the end, and even things that is not yet still happening, He knows everything. Sa akin po, ang dating nito, He is in control. Amen? Ang lahat ng nangyayari sa iyo at sa akin, He knows. He knows what would be our end. Kaya nga sabi ng Diyos kay Jeremiah, sa Jeremiah 29:11, in fact, when I started learning and reading the Word of God, this is one of my favorite verse. Sabi ng Jeremiah 29:11, but not in the King James Version. Ang sabi po ng Jeremiah 29:11, For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you and give you a hope and a better future. Praise God. Ano ba sabi ron? God knows His plan. Amen? And He knows your future, and your future is better and best because you are a child of God. And sabi po dito, my counsel, my word, the alternate word for the word counsel in King James is His word. And sabi po, my word shall stand. Amen? And sabi po, my word shall stand. Ibig sabihin na kanya pong salita ay mananatili. And I will do all my pleasure. Verse 11, calling a ravenous bird from the east, the man that executed my counsel from a far country, yea, I have spoken it. I will also bring it to pass, and I have purposed it, and I will also do it. So, in context with verse 10, the word shall stand, amen, ano raw po ang salita ng Diyos, it will stand, and it will do all His pleasure. And in verse 11, ang sabi po rito, the word will always come to pass because He purposed it and He will do it. So ano po ang salita ng Diyos? Mangyayari dahil ginusto niya, kaya gagawin niya. So maliwanag po rito na sinasabi ng Word of God that when He said it, He will always do it. Amen? Another thing na kineclaim po ng Word of God, napakadami na po nating natutunan. Let us just do a quick review. Sabi po sa Isaiah 40, the Word of God is forever. Isaiah 45 verse 23, what did we learn there? Sabi po that the Word of God is righteousness. The Word of God that comes out to the from the mouth of God will not return to Him. Amen? And Isaiah 46 verse 9, sabi po rito, His Word will stand. Amen? Number 3, marami po tayong nakita sa Isaiah 46, not only His word will stand, sabi rin din po rito sa verse 11, amen, His word that He said, He will bring it to pass, amen, and His word, He will do it, amen. So, nakita po natin ngayon kung gaano po makapangyarihan, very powerful, with these three chapters in the book of Isaiah, that the Bible claims who He is and what He can do for you and me. Amen? So, yan po ang kanyang sinasabi. Kaya po, we are now building our faith in these words that is being presented to us by the Word of God. Ngunit sa ating pong pagpapatuloy, bago po tayo magtuloy sa ating pong second part ng ating pong Bible study sa pamamagitan po ng ating TV broadcast na pinamagatang Vessels of Fire, tayo po muna ay magkakaroon ng isang maiksing paalala. At magbabalik po ulit ako pagkatapos po ng isang commercial break, and I will be back again to be with you and to study with you the Word of God.
Praise the Lord, tayo po ay muling nagbabalik sa programa at palatuntunang Vessels of Fire. And I'm your host, Bible Study Teacher, Brother Dexter Durante. So tayo po ay nagbabalik sa ating pong pag-aaral, and still we're studying the subject, Integrity of the Word. And with this broadcast today, tayo po ay nasa last part ng ating pong Bible study. So, nung nakaraan po, bago po tayo mag-take ng commercial break sa ating pong palatuntunan, ay ating pong tiningnan ng Isaiah 46 verse 9 to 11. And this is in connection with our study, why the Word of God has that credibility na i-claim po niya that He is infinite, it is powerful, and why should we put our faith and trust in the Word of God. So, nakita po natin yon sa Isaiah 40 verse 8, Isaiah 45 verse 23, and the last book and chapter that we have read, Isaiah 46 verse 9 to 11. Now, let's continue. Let's move on with this study. Tayo po yung magpatuloy. At buksan naman po natin this time ang ating Biblia sa book of Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Tingnan po natin sa book of Isaiah 55, and if you are in the book of Isaiah 55, let's start reading verse 11. Ang sabi po sa verse 11 ng the book of Isaiah, King James Version again is the translation, ang sabi sa verse 11, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I pleased, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Praise God. If you would notice dito po sa verse 11, meron po itong similarity do sa Isaiah 45:23 that a few moment ago ay atin po itong binasa. Sabi po do sa Isaiah 45 verse 23, if you can go back to verse 23 ng Isaiah 45, ang sabi, "I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in lie and shall not return." Amen? So, almost identical, but makikita po natin two times na binanggit po, meaning this is so important. Ang sabi po sa Isaiah 55, this time, verse 11, ang sabi po, "So shall my word be that goeth out forth for out of my mouth, it shall not return unto me void," but this time, medyo dinagdagan po sa verse 11 that it shall not return unto me. In Isaiah 45:23, it stopped there. It shall not return. But this time in verse 11, Isaiah 55, it shall not return unto me void. Meaning, it will not come back to him without doing anything. Praise God. And sabi po dito, "But it shall accomplish in which I please." So every time that He sent His word, and that place, that person, that situation, the key here is, sabi po dito, pakinabangan din po natin sa verse 11, "which I please," the word of God will only work if it pleases God. Amen? So, meaning, there's a key here sa verse 11, that if you use the word of God, the word of God will make it happen to you, but be sure it pleases God. So in few and simple words, if you use the word of God and it is according to His will, the word of God will take effect. Amen? Are you getting me there? Nakukuha niyo po ba yung aking sinasabi? Dahil baka kasi gamitin mo ang word of God and you said, bakit parang hindi nangyayari, parang hindi nag-i-effect ang word of God. Now, let us be guided accordingly. Na sabi po, when the word of God will work only if the thing is pleasing to God. Amen? Kung hindi po pleasing to God and it is not His will, then God is not liable if He's not doing what He said. Amen? And sabi po dito sa verse 11, "It shall accomplish that which I please." Look at this. If the thing pleases God. Amen? Kung ang Diyos daw po ay nalulugod doon sa bagay na yon, what will happen if you use the word of God in that thing that pleases God? Let's say for example, you are sick. Isakit ka. You have a cancer. Meron kang sakit, karamdaman sa iyong katawan. Terminal.
Now, do you believe that it is God's will for you to be healed? Amen. Because sabi po ng Biblia, He died for us. By His wounds, we are healed. Amen. So, healing is not going to happen today. It happened 2,000 years ago. Because it's a finished work of Calvary. So, do you think it pleases God to heal you? Yes, of course. He died for that thing. He died for that reason, to heal you. Amen? So, when you begin to claim, to use the Word of God that by His wounds you are healed, amen, or by His stripes you are healed, it pleases God. So, it will prosper that thing that you use the Word. Meaning, it will work, the Word of God will work for you. Amen? Let's say, for example, ikaw po'y dumaraan sa kakapusan. Well, if you're asking yourself, is it God's will? Kalooban ba ng Diyos na ako'y pagpalain, ako'y makalaya sa kakapusan? Of course. Sabi ng John 10:10, the thief cometh not but to steal, but to kill, but to destroy. So, Satan, destroying you, stealing your joy, stealing your finances, stealing your good life. But look at verse 10, sabi ng John 10:10, but Jesus came so that you might have life, number one. Why did Jesus come? So that you will have life. Number two, not only have life, but you live in abundance. Amen? So, yan po ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang po natatapos, akala po kasi ng marami, the only thing that Jesus can do for themselves is just save them from sin. Yes, that is one of the main reason why he hung himself on the cross. Bakit po niya ibinigay ang kanyang sarili at namatay sa krus ng Kalbaryo? That's the number one thing. He wants to free you from bondage of sin. But it doesn't stop there. Hindi lamang po yun ang binipisyo. Amen? Marami po ang binipisyo. Amen? Kaya nga sabi ng Psalms 103, if I can just go there, ano po sa Book of Psalms, ang sabi po ng awit 103, mayroon pong napakahalaga rito na nais ko lamang pong talakayin sa inyong bahagya, Psalms 103, ang sabi po ng Psalms 103, bless, verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Look at the psalmist here, David is saying here, speaking in verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His, what? Benefits. So, meaning, David is telling us here in verse 2 that God has so many benefits. Not only He died for you to free you from sin, many benefits came because of the cross. He did not only free us from sins, but He also gave us the abundance of life. Gusto po niya na tayo rin na maging maunlad. Amen? At pinakikita po, going back, Isaiah 55 verse 11, how should we do that? How should we experience that abundance of life na ipinangako ng Diyos? Ang sabi po rito sa verse 11, He's showing us something here, that in order for us to experience that, we should learn how to use the Word of God. Because when we learn to use the Word of God and rightfully using it and applying it, amen, in-apply po natin ito sa ating day-to-day living, sa ating pumbuhay, then our lives will be living in prosperity. Glory to God. Amen? Eh, sabi po rito ng verse 11, Isaiah 55, when He speak and when it pleases God, when you use and apply the Word of God, it shall prosper in the thing whereto I sent it. So, ano po ang nakita natin at natutunan natin sa talatang 11 ng Isaiah 55? Makita po natin that the Word of God will not return to Him void. And number two, it shall do what it please, what He please, and it shall prosper. Wow! Tatlong bagay po ngayon ang nakita natin sa verse 11. What the Word of God can do for you. It will not return to Him void. Number two, ang sabi po rito, it will always accomplish, meaning it will things that He said will happen. And number three, it will prosper. It will work for you. That is what the Word of God can do for us. Kaya as we wrap up with our Bible study today, parang napakabilis po ng 30 minuto, ano po?
And huwag po kayong mag-alala dahil ito lamang po naman ay simula, and we will have a lot of time studying the Word of God. Just keep on following us through this network and through this station. And by the grace and by the mercies of God, we will learn a lot of things together. Now to wrap up with these things, nakita po natin sa book of Isaiah, we never change books for this subject. Ano po, dito lang po sa pasimula ng subject na integrity of the word, Isaiah 40, Isaiah 45, Isaiah 46. And the last thing that we deal today is Isaiah 55. Now we have learned, natutunan po natin, nakita po natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sa mga oras at sandali pong ito, mga kapatid, mga minamahal, na mga sumasabay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, I hope that what we have learned and what we have studied has helped you to grow in faith and to develop your faith in the Word of God. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Salamat po for this wonderful opportunity that together we have studied your words. Magpalaya mo po ang bawat isa na sumabay sa pag-aaral sa mga oras at sandaling ito. And I pray that your blessing will be upon them. Bless them mightily. Prosper them in the mighty name of Jesus. Amen. So purihin po ang Panginoon at muli pansamantala po tayong magtatapos sa programang palatuntunang ito. At kung kayo po ay may mga panalangin at nais nyo pong i-pray kayo ng ministry na ito, just text us to the cellphone number that you see on your screen. At kung nais nyo pong maghanap ng Good Bible-Based Church, you can always visit us at www.gregdurante.com. That's the website of my father. But there's the address of the churches there na pwede nyo pong mapakinabangan na malapit po sa inyong area. So until then, muli po hanggang sa muli po natin pagkikita, ito po muli ang inyong kapatid, ang inyong pong tagapagturo, Brother Dexter Durante, sa programang Vessels of Fire, pansamantala, nagpapaalam. God bless you and have the faith of God.